What's up guys? So, nandito tayo sa ating munting tahanan dito sa Baybay. So, ang vlog natin today ay mag-restore ng ating artificial bait para sa pugita at sa bagulan or cuttlefish. So, okay guys, so tingnan po ninyo tingnan niyo po ang aming mga activities ngayong araw at masisilayan niyo kung paano at ano ang ginagamit sa panghuli ng pugita. So, pugita at bagulan guys. Actually, ang pugita at bagulan ay hindi lang na papana, hindi lang na tawag dito, basta na sisibat, kundi nabibiwas din or nabibingwit gamit ang ating artificial bait. So, ito yung artificial bait natin guys. Ito yung mga artificial pain natin. From Mindanao, shout out kay Kuya Nonoy Nunez. So siya yung gumawa nito from Negros Occidental, Shaton Negros. At yung iba natin guys ay from Mindanao. Ayan yung iba nating mga artificial bait. So masisilayan nyo guys kung paano mag pintura or mag restore ng ating mga bait. So matagal-tagal na kasi itong stock or hindi nagagamit. Almost 8 years. At ngayon guys, bali ang yun, so marami tayong gagawin. At nagpapasalamat ako kay sa aking kasama, ang aking katulong sa paggawa. So si Kamay-kamay. Hello. So search niyo po yung pangalan niya. Ano ang pangalan mo, Ilon? Ako nga pala si J. Mart Sabornido Rosales. Ayos. At shout out nga pala sa pinsan ko dyan sa Laguna, Santa Rosa Laguna, si Daniela Padilla, at sa mga tropa namin, Tropang Week. So shout out sa inyo lahat. Woo! Ayos! Okay. So siya guys ang ating katulong. At medyo hindi ko kasi kaya guys kung itong mga activities natin ngayon. Kaya nagpatulong ako kay Idol Jemar. So ito naman ang kanyang mga ginagawa guys. Ayan. So ito naman guys yung pang-attract natin once na tayo mamamana. Gagamitin natin to pang-attract sa mga malalaki isda. Sa laot yan, sa mga 25 di pa. Or 25 times 1.5 equals nasa mga 35 meters guys. So 40 meters. So 40 meters doon tayo mamamana, gagamitin natin to. Although maraming medyo delikado doon guys kasi may mga pating. Pero guys, alam nyo naman, syempre, best friend natin yung mga pating. Friendly naman tayo eh. guys, so medyo delikado guys kasi ang mga pating, ano yan eh. Talagang paggutom yan, nangangain ng tao. Pero ito tayo, oriented naman tayo bilang mamamana or square fisher. So, ayun guys. Ang ganda ng gawa ni Idol Jemar. Salamat Idol. So, na-maximize natin yung time dahil bukas gagamitin na natin guys. At syempre, kasama natin si Idol Jolly Banate! Kamay-kamay! So, siya nga pala ang ating legends dito sa Awasan. Siya lahat ng... Siya din, diver din siya, namamana din dati. Ngayon, nag-improve na siya, nagkaroon na siya ng bangka, ng makina, at mga lambat-lambat. So, nagkaroon na siya ng, ano nga hanap buhay mo ngayon niya? Magdidilis. Ayun, magdidilis guys. So, order na kayo sa kanya ng tuyo. sa kanya tayo pwedeng kumuha ng mga dilis, tuyo, tamban, or bagoong. Ayun, so shout out nyo sa iyong mga pamilya. Yung kung gusto nyong panoorin, mga anak ko, si Edita, sa kanya si Arajen. Ayos kami. Okay. So, ayos lang daw. Happy! So, yan, si Idol Jolly. Veterans yan. So, ayan guys, ang ating idol na si Jemar. Ayan ho, ang pinagkakabalahan niya ngayon. So, kung makita nyo guys, kala nyo gumagawa siya ng kwintas ng mga sundalo. So, kala nyo lang guys. Pero ang ginagawa niya guys ay pang-attract. Pang-attract sa tuna or something, mga isdang nasa ibabaw ng dagat. It means, so isdang ibabaw, ito yung mga lumalangoy sa ibabaw ng tubig. Kasi, common kasi na pinapanan natin guys, mga isdang bato. Lapu-lapu, lobster, mga gat, mga sarsari.
So yun guys, so tingnan nyo, mga rami-rami na siyang nagawa. At meron pa tayong iba pang baits guys. So ito from Lazada pa to. Ayan, mga artificial baits. So marami-rami na guys. At yun, sana maka-jackpot tayo once na ito gamitin natin. Malasugi. Ayan guys, ang susunod dyan na makikita nyan, na makakita nyan, malasugi at malasugi, tangige, dorado. Yan. At yung ano, anong yung isda yung may isang tusok? Blue marlin ba yun? Blue marlin. So yan, may mga ganyan. Yan, so medyo malalim-lalim lang nga guys ang mga isda doon. At ito naman guys, so yan, bumili ako ng weights. Pampambigat guys, ng lead or tinga. Ito guys, gagawin natin tong pampabigat guys, kasi madalas akong pag nasa ilalim na ako guys, madalas akong lumulutang or yung lumulutang yung puwet ko guys. Lumulutang yung puwet ko guys, kaya kailangan natin ng weights, so pampabigat. Babit, pambabit yung tawag nito. So yan guys, medyo mabigat to, 2 kilo. Ayun, so hindi na tayo mahirapan mamanisid. Mamaya makikita nyo kung paano yan, mamaya makikita natin kung paano ang finished product natin dito guys. Ito guys, meron din ako nakitang ano, pwedeng gamitin ng weights. Bigat, nakita ko sa kalsada. Alright guys, so ito naman guys, yan. Ang tawag dito, helicopter. Helicopter. Yan guys, so yan naman ang ating pang tawag dito, pang octopus. So partner yan guys with big shrimp or lokon-lokon. Yan naman yung ating lobster. Parang lobster. Yan yung madalas na kinakain ng mga bagulan guys or cuttlefish. Once na makita nila to guys, dadakmain nila yan, pupulputan at kakainin. So ngayon, once na mabigat na at hinila na nila, hilahin mo rin. At ito yung pinaka bait na natin guys, pinaka hook, dyan sila sasabit. So medyo malalim guys ang area natin ito, nasa 25 di pa or 40 meters yan. Kala ko 25 degrees Celsius. Sa temperature. Ano to guys, so the best to guys once na magamit na, lalo na di syempre maraming bagulan, lamig yan, bagulan at pugita. At iba natin yung iba natin guys, ayan, bali tawag dito, medyo stuck na, hindi na nagagamit or kupas ng pintura, 10 years na itong hindi nagagamit. So yan yung iba, ayan guys, so saka na natin yan i-repair. At ito na muna para sa ating activities. So ayan guys, bali umpisahan na natin ang ating restoration para sa ating mga pain. At upang matayo ay makatapos na. So let's go. Guys, pag wala po kayong nahuli sa panghuli nito, ito na lang po pwede kainin nyo. So yun guys. Once wala tayong mahuli na bagulan guys or no, pangulam, pwede itong lagain, masarap. Ayan o, pwede yung lagain yan. Lutong luto to, lutuin nyo at makunat ko na to. Joke lang. So ito din o. Malay mo, wala talagang mahuli. Pero wag naman ipag-pray. Kailangan, may blessing din. Kay Lord tayo mag-dono guys. Dilaga.
Alright guys, so tulit na lang tayo at meron tayong mga fans na dumating. Ayan. Koy koy. Ano ang mga pangalan niyo, sir? Tula. Tuling. Eh si Marvin, Erna at si Giselle Tabunyan. So, sila po yung mga fans natin dito sa Wasan. Ito, kapitbahay ko lang to, guys. Si Marvin naman, yan talaga ang ating supporter. Sulit. Sa, no? Sulit supporter yan. Lagi yan nag-chat-chat sa akin. Siyam lagi pumupuso sa akin post. Sa mga post ni si Mama na. So, ayos. Abangan yun, guys. So, sa susunod na araw, meron kaming vlog kasama si Marvin at si Giselle. Nice one. Yun, parang ang nasa, ano ba yun? Sa Batanes? Or sa ano, guys? Abangan guys. Ang ganda dun. See you soon. So, yun, guys. Kawai-kawai. Shoutout! Shoutout! Walang miss. Wala akong madami yung shoutout. Baka hindi na matapos guys, yan. Guys, mahihain itong aking bisita. Ayos, guys. Tuloy-tuloy lang tayo. Mark, kawai-kawai! Yan, tuloy-tuloy tayo sa ating paggawa ng mga artificial bait. Yan kay ano din? Kay Kuya Jolly. Ang gawa ni Kuya Jolly. Yeah. Panes! Julito Panate! Ayos! Yan ang isa sa legend dito sa Wasan. Kanina pa kami dito, guys. Lahat ng klaseng pangingisda, guys. Nasubukan niya na. Dati siyang nagmuro kami din. Sa China Sea. Siya dati. Ayun, so maraming experience to guys, kaya pwede tayong makakuha ng mga knowledge dito. Ayun guys, oh. So, natapos na po tayo sa ating activities ngayong araw. Ngunit, inabot na tayo ng gabi. Kasama ko si Idol Jemar. At, ito na guys ang aming natapos. Ang aming achievement ngayong araw. So, tuyo na ang ating restoration para sa paint ng ating pain sa Pugita. Ang ating helicopter bait. So, yan guys. Ganda tingnan. At, ayun, may mga hikaw-hikaw pa. Ayos, so... At ito naman guys, so yan, ang ating cuttlefish bait or bagulan. Ayan, pampain natin sa bagulan guys. So, ayan guys, so, kung makikita kanina, walang hikaw at medyo bakbak na yung pintura ngayon guys. Buo na uli ang pintura. At ayan na, may hikaw na uli. Ganda na uli tingnan. Parang sa babae lang, nakakaakit. Ayun guys, so may pampaakit itong ano talaga guys, pampaakit to itong hikaw. So kumikintab at naglalaro siya sa current ng tubig sa ilalim ng dagat. Ayos. So meron na tayong tatlong pang cuttlefish at isang pang octopus. At ayun guys, so meron din tayong nagawang weight. So ito yung babit natin guys. Yan. Ito na yung pangpaano natin, ito yung kinakabit sa bewang. Ito yung pampabigat. At ito yung gawa sa tingga guys, yung pambigat natin. Ayan, so may 2 kilo to guys. 2 kilo ang bigat. Para di lumutang ating kwet pag nasa ilalim ng dagat guys. Kasi pag nasa ilalim ka ng dagat, lutang. Ayun, so pag may weights ka, or pampabigat, ayan, lubog or maayos ang iyong asintada, hindi malikot, asintada para sa isda. At ayun, meron na tayong nylon or pisi para sa ating mga pain. At so, kamustahin naman natin guys ang ating idol, si Jemar. Kamusta idol? Ayos lang. Anong iyong na-achieve ngayong araw idol? At ang natapos namin ay medyo inabot kami ng gabi at gawa ng mahirap-hirap yung ano. Masama namin pagtali.
Ito yung pangakit natin guys sa mga isda sa talakitok. Ito palutang-lutang lang to sa ila, sa ibabaw ng dagat, ibabaw ng tubig dagat. So yan. Once makita nila to ng mga malaking isda, lalapitan nila to, saka natin sila papanain. Yeah. Like tuna, tangigit, talakitok, yan. So actually guys, ano to, pang malalalim na to guys, nasa mga 40 to 50 meters na to. Ang purpose naman ito guys, di ko na ano, ang pang-akit, at di mo na kailangan sumisid doon. Mismo sila na ang lalapit dito, at nasa ibabaw ka lang. Nasa mga 5 meters ka na lang, or 5 to 10 meters ka na lang. Ayan. So sana maka-jackpot tayo. Tsaka ito pala guys, yung ano, yung pinakamalaking lobster. Ito yung ito yung ginagamit para makuha yung mga yung bagulan ito. Ayan. Tapos pag wala kang huli guys, pwede mo tong lutuin. Yan, buong-buo siya. Hindi na mabawasan. Huwag kunin mo siyang kainin. Huwag kayong magtangkang kainin to guys, kasi kahoy to, makuna to. Pero sa mga nakaisip dyan, pag wala kayong ulam, pwede nyo ito lutuin. Palambutin nyo mga siguro, okay. Mga kahit isang buwan, hindi lalambot talaga yan. Ayos guys, ang bilis matuyo na ating pintura, ang ganda pagkagawa. Gawa to ni Kuya Jolly Banate. Nice, thank you Idol. Alright, so... Okay, yun na nga mga guys, so... Okay, good luck na lang sa atin bukas. Abangan nyo guys ang ating panghuli gamit ang ating mga pain. At so yun, sana pagpalain tayo. Okay, bye bye Idol, bye bye. Magpapaalam na kami at God bless sa inyong lahat. Okay, so don't forget to like and share if you like the video, and subscribe to my channel. Woo! Mabata! Kway kway! Ang daming mga fans sa'yo.